ako kasi matagal na rin ako nagne-network, no, nasa almost 10 years na rin ako nagne-network, naghahanap ako ng opportunity talaga na yung bang opportunity na magkaroon tayo ng passive income. Kasi alam nyo, sa buong mundo tayo kilalang kilala bilang katulong, sabi natin DH. Parang ano, parang yun na yung doon na umiikot yung buhay pa natin mga ano OFW sa buong mundo, na parang ang baba na lang yung tingin nila sa atin. Actually, meron ding akong testimony, tsaka ako na lang sasabi na talagang yung feeling ko na parang dinown baga ako. Parang yung ang feeling ko ay parang ang liit ng tingin nila, parang ganon, na yung nangyaring yun ay parang ganito pala. Pag yung down na down ka, parang baga pasan mo na ang mundo, parang ganon. Kasi nga talagang yung time na nangyari sa akin yun eh, down na down. Ganon din yung nangyari sa akin dito nung time na nag-i-enjoy ako ng lalaro, pero bigla na lang, anong nangyari? Ba't ganon? Ba't parang pangalawang nangyari eh, ito sa akin eh, yung nangyaring yun, ano? So, ang nangyari niyan, pinagtuunan ko ng pansin yung video na yun. Na yun ay, hindi ko pinapansin kasi nakapokus na ako doon sila, nilalaro ko yun. Nagpupuyat ako doon. Dalawang buwan na ako nagpupuyat doon. Edi nung time na na-stress ako doon, edi pinagtuunan ko ng pansin nito. Pinanood ko yung video. Tapos, nung mapanood, aba, kakaiba itong system nito ah. Hindi ko pa nakita itong ganitong kagandang system na ginawa ng company doon. So, pero ibig sabihin, nung pinanood ko yung video na yun, hindi pa ako nakontento. Nag-research pa ako. Kumbaga, naghanap ako kasi pag itatype nyo ang crowd one sa YouTube, makikita nyo lahat doon yung sunod-sunod na ano na video. So, namimili ako doon ng mga pinapanood ko. Ano. At nung ano, meron na naman ako napanood sa Pilipinas yun, nangyari, meron doon isang galing Jensen. Jensen, taga Jensen siya. Dinala niya yung actually siya yung isa sa pioneer na kilala noon, dinala niya yung business doon sa Jensen nung una. Siyempre, alam naman natin pag tayo ngayon nagpre-present ng business, hindi naman kaagad maniniwala yung mga kakilala natin. Actually, minsan nga makamag-anak pa mismo natin yung hindi na naniniwala sa atin dahil sa dami na naming nasalihang mga networking na mga kasama ko dito, nila Bro Edwin, marami na kami sinalihan, na-scam na rin kami ilang beses. Pero ano eh, napakabuti ng Diyos kasi alam nyo, ang laging nasa utak ko yung pinangako ng Diyos sa atin na sa Jeremiah 29:11, sabi niya doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, a plans to prosper you and not to harm you, a plans to give you hope and a future." Yun yung pangako ng Diyos na hinahanap ko na ng matagal sa buong buhay ko. Hinahanap ko yung paano kaya yung sinasabi ni Lord na yun, paano kaya mangyayari yun. Yun yung laging nakatanim sa utak ko. So, hindi ako tumitigil na nagre-research, na sumusubok, pag may investment, sige laban, manalo matalo, laban pa rin. So, nung dumating tong video to, sabi ko, nung napanood ko yung video to, lalo yung video na yung ang nakadiscover nito from Jensen, ay kakaiba siya kasi yung mga kwento nila, 2 to 3 months time, naging millionaire yun na sila. Tapos yung iba, nakabili ng mga luxury car. Yung isa nga, napakabata ni Sir Ronnie Barrientos, 28 years old lang. Ngayon, multimillionaire na. So, anong meron itong negosyong ito na kako ay paano sila yumaman sa ganung ka-exing panahon, sabi ko sa isip ko. So, re-research ko yan. Dalawang araw ako nanood ng mga video. Pinanood ko halos lahat ng mga videos doon. So, doon ako nagkaroon ng idea na ito palang crowd one ay hindi po siya pipitsuging business. Kumbaga, ito ay naka-establish na siya. Gumagawa na siya ng pangalan sa buong mundo. At ito po yung gaming industry. Na dito ko natuklasan na ang gaming industry pala ay multi-billion dollar pala ito, business na ito. Lalo ngayon at naka-lockdown tayo. Sino mag-aakala na naka-lockdown tayo, ano? Na meron palang opportunity na kailangan mo lang saliksikan baga. Kailangan mong hanapin, mag-research. Kasi nga, tayo ngayon nasa bahay lahat. Kung baga, naka-computer tayo lahat, nanonood, nagpi-Facebook, nakikipag-chismisan sa mga sa mga kaibigan, ano? So, Ito pala yung technology na kaya kanyang payamanin, na gaya ng nangyari sa mga pioneer na nakakilala ito sa Pilipinas. Ano? So, sa madalit sabi, inaral ko siya,
nung makita ko na maganda yung system niya, sinare ko rin ito sa aking best friend, dyan si Bro Danilo, siya palagi yung ano ko, kasangga ko eh, bro, mayroon bago, laban, oh, laban. ang nangyari, pagka-join ko, nag-join din sa kagad, kahit na hindi pa niya masyadong ano rin yung ano, pero ako inaral ko na, dalawang araw ko na yung pinagpupuyatan talang pinanood, dahil nakita ko, kakaiba talaga yung system niya. At ito nga, dahil nga, ang gaming industry, para sa ating kaalaman, ito po yung linalaro pala ng mga bata. Yung mga, bibigyan ko lang kayo ng ano, ng konting background sa ating company. Si Crowd1 ay affiliates ng Apilgo at saka Mixter. Sino si Apilgo at si Mixter? Si Apilgo, siya yung gumagawa pala ng mga online casinos. Online casinos na linalaro yan ng mga mayayaman. Kasi nga, dati sila pumunta sa mga casino games, ngayon hindi na, pwede na palang maglaro ng online dahil nga sa mas komportable sila, dahil nga lalo sa panahon ngayon na COVID hindi makalabas. So sila kasi parang yun na yung ano nila, yun na yung bisyo nila, yun na yung kanilang routine na ginagawa, yung mga may pera ano. So imagine natin na yung mga naglalaro dati sa casino, naglalaro ngayon dito sa online casino, no? Kung gaano kalaki ang income ng company doon sa isang, doon pa lang sa Apilgo, yun, no? Yung Apilgo, siya po yung gumagawa ng online casino. Ngayon, si Mixter. Sino naman si Mixter? Si Mixter lang po naman ang gumawa ng ating sikat na mga laro na Dota, Candy Crush, Mobile Legends, etc. At yung mga larong yan ay million dollar para ang kinikita niyan araw-araw. Lalo ngayon naka-lockdown tayo, di ba? Ang mga bata ngayon, nasa bahay, naglalaro lang yung mga yan. Hindi nga lang, baka pati nanim, pati mga magulang, nakakipaglaro na rin. So imagine natin, parang yung ngayon, na doble yung kita ng company. Kaya pala sabi ko, ba't ganito ka-generous itong company to? Ang daming bonus na pwedeng ibigay. Dahil, unang-una, pag ikaw ay nag-join, yung opportunity na kahit hindi ka mag-invites, ay pwede kang kumita. Ano yon? Dahil, ang company, once na ikaw ay nag-join na, yung packets na mapipili mo, kasi meron tayong apat na packets dito, yung white, which is the 99 euro, yung black na 299 euro, yung gold na 799 euro, tapos yung titanium na 2,500 euro, plus yung pinakabago ngayon nilang linabas na packets, which is the titanium pro, 3,500 euro. So, ano ang function ng mga package na yon? Pag bumili tayo ng package, depende sa budget natin, kung ano yung kakayanin natin, papalitan ngayon yun ang sinasabing owner rights o yung tinatawag na shares. So, the bigger package na kukunin natin, siyempre the bigger dividends din na matatanggap natin. At imagine, magbibigay sila ng dividends every 3 months. Hindi ko pa rin yan naranasan yung every 3 months ang magbibigay ng dividends, kasi ako nagtrabaho din sa kooperatiba na nagbibigay din sila ng dividends sa amin, pero annually sila magbigay, hindi every 3 months. So, yung palang, ang laking advantage sa natin kasi hindi ka na mag-antay ng 1 year para makuha mo yung dividends. Yun yung isa doon sa walang gagawin yun. Ngayon, pag ikaw naman ay masipag, ay siyempre mas lalong yun yung sikreto nila. Sikreto, nakita kong sikreto yung mga mabilis na naging mayaman sa Pilipinas. Ito yon. Pero pag mag-jojoin ka, meron pang isang bonus challenge na ibibigay ang company sa atin. Ano yon? Binibigyan nila tayo ng pagkakataon na once na naka-join tayo, ay mag-i-invite lang tayo ng apat na direct sa atin. Yun yung sinasabing fair of loss challenge, which is the 14-day challenge yon. 14 days, kaya kung makaka-invite ka ng apat na direkta sa'yo, ibabalik na kaagad yung pinuhunan nyo. Kung white yung kukunin nyo at naka-invite kayo ng apat, 125 ang ibabalik sa inyo after matapos yung 14 days. Parang yung naranasan namin ngayon. Mamaya, iba naman kasi yung challenge na ginawa namin dahil sa Titan yung kami bumukos dahil sa promo. Tapos, yun yung sinasabing pair of loss, ang definition nila nun sa Pilipinas ay takot ma-scam. Bakit? Kasi nga,
para mabawi mo kagad yung puhunan mo, mag-invite ka ng apat. Para balik na kagad yung puhunan mo. Di hindi, labas ka ng ma-scam, di ba? O kumbaga, eh, hindi ka na ma-scam kasi nabawi mo yung puhunan mo. Yun yung natatawa kong kanila, ano doon, yung definition nila about fear of loss. Tapos, pangalawang source of income dito, once na ma-reach mo ang leadership rank, which is yung 4 invites na sinasabi ko, agad ay magiging leader 1 ka na. Pag meron ka ng 4 invites na direct sa iyo, leader 1 ka na. Ngayon, dahil sa malaking kinikita ng company, napaka-generous din nila sa mga leaders. Once na-reach mo ang leadership rank, which is the 1 star, ay bibigyan ka na nila ng monthly income nila. May monthly income na ibibigay sa mga leader na masisipag. The more na pagtaas ng level mo, the more income na makukuha mo. Paano 'yon? Kasi meron tayong sinasabing pooling. Yung pooling na 'yon, ang company magbibigay siya ng certain amount para doon sa mga leader. Siyempre, yung leader 1 ay marami kasing makaka-avail noon. Bakit? Kasi madali lang naman maging leader 1, maka-invite ka ng 4, leader 1 ka na. Pero 'yon, pataas ng pataas 'yon. Susunod doon ay leader 2, leader 3, tapos susunod after leader 3, coordinator 1, coordinator 2, coordinator 3, at yun na yun, coordinator 3 na kami.